I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Jolina kaninang hapon. Magiging maaliwalas na kaya ang ating panahon bukas? Alamin natin mula sa ating resident meteorologist, ang ating ekspertong totoo, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mangtani! Yes, Mel. Huling namata ng pag-asa ang sentro ng tropical storm na si Jolina sa layong 530 kilometers dyan sa may kanluran ng Subic, Zambales. At taglay nito ngayon ang lakas ng hangin na umaabot na sa 65 kilometers per hour near the center at bugsong 80 kilometers per hour. Kumikilis ito pahilagang kanluran o northwest sa bilis na 11 kilometers per hour. Pero kahit nasa labasan ng PAR, magiging maulan pa rin sa western section ng bansa dahil patuloy na hinahatak ng bagyong Jolina ang hanging habagat. Pero kasabay ng paglabas ng bagyo sa ating PAR, isang panibagong low pressure area naman ang nabuo at yan ay nasa layong 210 kilometers silangan ng Virac Catanduanes at ayon sa pag-asa, may posibilidad na lumakas pa ito at maging isang bagyo. Ay, Mang Tani, ano ibig sabihin yan? Eh, magiging maulan pa rin ba bukas dahil dyan sa bagong LPA na yan, Mang Tani? Mel, kung titingnan natin itong rainfall forecast, makikita natin na meron pa rin mga kulay pula. So magtutulong ngayon itong pinapalakas na hanging habagat at itong LPA na nasa Bicol para patuloy na magbigay ng pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. At sa datos nga ng Weather Central, magiging maulan pa rin bukas sa malaking bahagi ng Luzon at yung mga pag-ulan dyan sa Southern Luzon, lalo na dito sa may Mimaropa, ay dahil pa rin sa epekto ng bagyong Jolina sa hanging habagat. So patuloy na palalakasin yan habang magpapaulan naman sa Bicol Region yung LPA na nasa silangan ng Luzon. Mas magiging maulan din bukas sa Metro Manila kumpara ngayong araw. At sa datos ng Weather Central, mataas ang posibilidad ng pag-ulan sa buong maghapon, kaya maghanda na po kayong mga kapuso ng panangga sa ulan. Katamtaman hanggang malakas sa pag-ulan naman ang inaasahan sa Visayas dahil sa epekto ng hanging habagat, pero dapat pong paghandaan yung mas malalakas na pag-ulan dyan sa western section tulad na lamang dyan sa Boracay, Iloilo, dyan sa may probinsya ng Antique at Guimaras. Habang sa Mindanao, asahan pa rin yung misang maulap na papawirin na may kasamang mahina hanggang katamtamang pag-ulan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mang Tani.